Ayan. Anong pangalan niyo po, sir? Rufino Landicho. Taga anong barangay po kayo? Mayaw Castillo, Porok Central. Lucena City. Lucena City. Ano pong ginagawa niyo po, sir? Ay, yung ngayon. Oo, oh, yan po. Ay, dinuduro po yung abono at gawa ng medyo nabuo na at tagal-tagal na eh. Ay, mahirap isabog pagka doon ko pa dudurugin. Kaya dinuduro ko na muna din eh. Para pagdating doon, alis na lang. Saan po galing yung abono niyo, sir? Ay, ano galing sa... Ito po ba yung sako niyan? Oo. Yung bigay ng... Ano ba nabibigay sa atin? Galing sa China yata ito. Oo. Galing sa China. Galing sa government. Ano? Government. Oo, galing sa government. Tumigas na laang. Tumigas na lang siya. Ilang hektarya po, sir, ang palaya niyo? Yung akin ay 1.2. Ay kaso, ang nakapasok lang dun sa ESP ay isang hektarya. May patubig po? May patubig naman. Ano pong pinanggagalingan ng patubig niya, sir? Irrigation. Ah, sa NIA. NIA at may katulong ding water pump. Ano at, pong variety ang ginamit nyo ngayon? Rifle 2. RC222. Oo, RC222. Hindi ba matigas daw yung variety na yun? Eh, ayon sa karanasan namin, eh, yung mga naunang ano, matigas nga, eh, pero di umano, no? Sabi naman ni Sir Bong, malambot lang ngayon yun. Yung... Ah, talaga? Pero hindi pa nasusubukan. Ngayon pa lang maging nakapagtanim eh. Uh-huh. Eh, di matitesting nga kung medyo malambot. Hindi naman daw kasi nung kalambutan, pero parang parehas din ang 216. 216 naman kasi malambot, matigas din eh. Ah, ganun po. Oo, kaya lamang, ang triple to ay talagang pag nabahaw siya ay sobrang tigas. Saan niyo po binibenta yung mga ani niyo? Ay, yes, mga may maraming mamimili dito. Ah, mga trader po. A trader? Mga trader. So, wala namang problema sa kanila kahit yung variety na triple to o mga ganun. Ay, nitong mga nakaraan, binibili naman nila. Kaya lang, ay, di mababa ng kaunti kung ikukumpara mo doon sa mga RC216. Minsan ay 75 centavos. Ang baba ng presyo. Oh, minsan nagpipiso pa ipagka yung ano. Ah, ganun po. Kailan po kayo nagtanim, sir? Yun ay sabog tanim. Ah, sabog, oo. December, January 17. January 17. Ano pong nilagay nyo na pong fertilizer? Ay, di bali, ang nakataktak na dun simula nun hanggang sa ngayon, ay di tatlong 1620 at saka isang complete. Tatlong 1620. Yung unang paglalagay nyo, tatlong 1620. Ay hindi yun, ano yun, ibali tatlong, yun lahat na yun, ibali apat na sakong yun, ibali tatlong beses kung inilagay. Ah, hinati-hati nyo ng tatlong beses. Oo. So, bali ang nilagay nyo ay 1620. Oo, tatlong sako. Tatlong sako, tapos. Isang sakong complete. Isang complete. At saka parang ang urea ko ay baka mga, di ko maintindihan kung 12 kilos kung 16 kilos. Kaya, 12 to 16 kilos na urea. Oo. So yun po, in-split nyo ng tatlo yun. Oo, tatlong beses. Yung unang paglalagay, anong ilang days po na nakasabog o nakasig? 14 days. 14 days. Oo. Tapos yung kasunod? Ay siguro baka mga 25 days yata. Eh. 25 days nung hasik. At yung pinakahuli, kailan nyo po planong ilagay? Hindi, yung patatlo 35 days. 35 days. Oo. Ah, tapos, pagkatapos nun? Eh, ito. Bali, abutin ito ng mga ngayon ako maglalagay. Para ngayon, kinakwenta ko, baka 45 to 46, 46 days na. Ah. Ito, huli na ito. Ano po yung pinakahuli nyong ilalagay? Urea, dalawa. Dalawang sakong urea. Oo. Tinatansya ko pa din kung ano, baka naman nahisama din nung pag napasobra. Mm-hmm. Yung parting mag-sobra ng green, hindi ko na nilalagyan. Ah, hindi nyo na inaabunuhan. So, ito na yung parang pinakang pangsarado nyo, pang last. Top dress. Di, apat na beses pala kayo naglalagay. Mm-hmm. Bakit po apat na beses? Eh, ano? Parang sa tingin ko, pagka binanatan mo ng sobrang dami agad sa ano, parang nakakasya lang, hindi naman masipsip agad ng palay. Pagka yung halimbawa bata pa, tapos pepersahin mo agad ng mga dalawa sako agad na Pataba. Pataba. Oho. Eh, sa tingin ko eh, parang hindi na na-absorb lahat ng palay. Mm-hmm. Baka nag-evaporate lang. Pagkatapos eh,
nakakaranas ako nung ganung bigla ay tapos ay babanatan ko ng mga 45 days ng ano ay dumidilaw muna yung palay bago uli gumanda. Ah, so naobserbahan niyo na dapat ang palay hindi na dilaw. Hindi oh. Oh, palagi siyang mag-green. Ah, palagi mag-green. Pagka ano, sabugan mo lang ng konti, oh, hindi siya nakakaayon, hindi siya nakaranas ng dumilaw. Nang dumilaw. Oo. Oh, okay. Hindi ka pares nung una na didilaw muna tapos isa ka ko bubumbahin uli ng pagtaptas sa ganito. Saka uli gigreen. Oo. Yun ang... Naobserbahan nyo. Ang maganda yung obserbasyon nyo. Ano po? Kumbaga sa... Ano eh, hindi nakakaranas ng... Kung sa big, hindi nakakaranas ng... Dapat hindi makaranas siguro ng mabansot siya. Oo. Yun, na-i-stress ano? Oo. Siguro pag nadilaw na po. Ay, malamang 'yun. Oo, ano sa pagkain eh. Na, oo, nadilaw. Bali ilang sako po lahat ng naiabono nyo? Ay pagkari may ilagay ko. Mm. Ay di aabuti ng mga 6 at kulang-kulang kalahating sako. Mm, 6.5. Kung mapapalagay rin lahat. Oo. Pero depende pa rin paghahagis ko mamaya. Kasi ganyan nga ako nang hindi mamatiitsahan. Mm. Nasubukan niyo na po bang gumamit ng potash? Moreto potash, yung kulay orange. Matagal-tagal na. Mm-hmm. Ang problema eh, mahal pa lang ni. Eh. Ah, mahal. Oo. O, parang ngayon daw eh, 3... Sabi niya na eh, 3.5 daw. Oo, ang 50 kilos, mahal nga ano. Oo. Ah, pero hindi kayo talagang nagamit no? Kung bagay... Sa BS lang ako nakagamit noon, bigay ng city. Ah, bigay. Sa gobyerno. Oo. Inilahaw ko sa ganito, sa urea. Mm-hmm. Mm-hmm. Ay di, ang pinanggalingan lang ng putas na rin yung isa sa akong complete. Ah, yung complete lang. Oo, yun ang may putas. Pero, yun naman kasi yung narekomendan lang ni Sir Edil. Dahil pinatesting ko naman yung lupa eh. Mm-hmm. Eh, kumbagay may kakulangan lang sa potassium, may konti lang. Ay di, kumbagay kaya doon daw sa isa sa akong complete. Kumbaga, pwede na. Kahit pa paano po meron na ano. Mataas, hindi naman daw masyadong kulang sa potassium. So, may kita naman sa pagpapalay. May panahong may kita, pero nakaranas din ako ng lugi. Ah, ganun. So, pagka panahon nung ano, nung nagkabagyuhan na ilang sunod. Mm-hmm. Yun. Talaga nakaranas ako doon na lugi kapital. Oh, ganun po. Dahil dumapa ang palay, tapos bitim, bunga. Mm. Hindi na mabili ng mahal. Ano pong ginawa niyo doon? Eh, inista ko na lang at kainin. Ah, kainin na lang. Ay, ang dami. Eh, madami-dami. Ang kaso, pag ibibenta ko naman eh, baka kuha nila ng siti. Oh, ay, oo. Oh. Ay, yun. Grabe, kaya, ano. Kaya kumbaga, pinatamaan ko na lang na, ano, yung presyo nung itinira ko ay talaga lugi. Kaya hindi nakasambut sa gastos. Pero sarili niyo yung palayan? Hindi, yun ay sa magulang namin. Ah, sa magulang niyo po. Binibigyan ko yung nanay ko. Ah, oo. Yung tatay ko wala na eh. Mm-hmm. Simula kasi nung mamatay yung tatay ko, ako na nagtubigan. Mm-hmm. Ah, oo. Ay, di pupuntahan po natin yung palayan niyo. Sige, oo. Tara lang, ititiklop mo. Oo, patiklop ko muna. Ganda nitong stakan nyo, ha? Pwede. Bigay po ka niya ng panahon ni Prosi. Ito ho, panahon po ito ng Prosi. Bigay po ito sa saan po? Sa aming ano, samahan. Sa samahan nyo? Oo. Ganda, ha? Laking... Pag may isa, kaya lang, pag napasok ng daga, ay talagang pag hindi mo hakwatin lahat ng lamang sa loob, eh. Ay, oo. Tapos meron din kayong ano dito. Dryer. Nagana po ba itong dryer nyo? Pagkatagulan lang. Ah, pagtagulan, siyempre, ano? Oo, pagka naman ganitong alidiyan, nakatambay. Oo, pero functional pa naman. Oo, functional lang. Mm-hmm. Panahon naman yan ni GMA. Saan po tayo dadaan? Di na, boss. Sa bahay. Ah, sige. Kapag ano?